sa katanungan ng karamihan na gaano kalakas si Bion Netero. At dahil namatay na si Chairman Isaac Netero na kanyang ama, siya na ba ang hahawak ng titulo ng kanyang ama na pinakamalakas na tao sa mundo ng Hunter x Hunter? Ang sagot ko ay hindi, o hindi pa natin sa ngayon masasagot ito ng detalyado. Walang alinlangan na si Bion Netero ay napakalakas, ngunit alam natin na siya ay malabo na maging makapangyarihan sa isang hindi patukoy na antas dahil wala pa siyang naipapakitang eksena ng kanyang pakikipaglaban. Kagaya din ng iba pang mga karakter katulad ni Pariston, Jing, Botobay at kahit si Wing. Ang talento ng Nen ay tila namamana sa Hunter Universe kung isa sa alang-alang kung gaano kalakas ang karamihan sa mga Soldig at kung gaano halos lahat sila ay bihasa sa pakikipaglaban sa Nen. Si Gon ang may pinakamaraming potensyal sa serye maliban sa tatlo o apat na iba pa sa mga tao, at hindi ko maisip na nagkataon lang na anak din siya ng isa sa mga pinakadakilang practitioner ng Nen sa Hunter x Hunter. Si Bion Netero ay walang alinlangan na makapangyarihan na nagpapakita ng likas na pakiramdam ng balanse tulad ng ginawa ng kanyang ama. Ngunit kung mayroong isang iron pass tool tungkol sa power scaling sa Hunter x Hunter, iyon ay si Isaac Netero. Siya ay walang kapantay, walang sinuman, ganap na walang tao ang nakakahigit sa mga katulad ni Isaac Netero sa kanyang prime stage. Ang tanging nila lang sa ngayon na maaaring makapasok sa kahon ng kanyang antas ay ang Royal Guard, si Meruem at si Nanika na hindi naman mga tao. Ang Prime Netero ay itinuturing na pinakamalakas na gumagamit ng Nen sa Hunter Universe. At kahit na si Maha Soldig ay hindi papantay sa kanya, ang pinakamahusay na nagawa ni Maha ay marahil ay nakipaglaban siya sa isang mas mahina at nakababatang Netero na wala sa kanyang prime stage sa isang hindi kilalang resulta. Kahit na sa kanyang katandaan, ang bilis ni Isaac Netero ay sapat na mataas upang palayasin si Meruem sa libo-libong suntok na atake nito sa kanya. Ito ay hindi kahanga-hanga para lamang sa dami ng mga hit na naibigay niya sa Hari ng Kimera. Ito ay kahanga-hanga dahil si Meruem ay mayroong isang biological supercomputer na pag-iisip. Ito ay sapat na na-develop kung kaya't siya ay nakakabisado ng ilang mga board game sa isang antas na higit sa mga grandmaster sa loob lamang ng isang araw, at higit na binuo ang kanyang pattern, mga kasanayan sa pagkilala sa pamamagitan ng maraming mga laban nila ni Kumogi, at kahit na noon ang paghahanap ng pagbubukas sa depensa ni Netero ay sa ngayon ang pinakamahirap na pisikal na hamon na kanyang hinarap sa buong serye. Napaka-flawless ng depensa ni Netero. Hindi sapat ang raw power para masira ito. Si Meruem ay lubos na nalulugod kay Netero sa mga tuntunin ng malupit na puwersa, ngunit hindi niya magawang makalusot kahit sa isang maliit na braso na ability ni Netero na bodhisattva. Maging ang mga karakter na katulad ng Adult Gon na potensyal na binibigyang katauhan at ganap na daigin si Isaac Netero sa hilaw na kapangyarihan ay matatalo ng husto sa kanya dahil sa kung gaano katatag ang kanyang depensa. Sa Succession War arc, ito ay maaaring magbago, ngunit sa ngayon, si Isaac Netero kahit sa kanyang katandaan ay nananatiling hindi mapantayan. Sa katunayan, ito ay napatunayan pa mismo ng manga. Pinapasalamatan ni Isaac Netero si Meruem sa pagiging tanging nila lang na nagawa siyang lumaban bilang isang underdog sa kanyang edad, at ang tanging makapagbibigay sa kanya ng pagkakataong lumaban ng buong lakas sa kanyang pagtanda. Ang nag-iisang nagpilit sa kanya na magsimula muli sa pagsasanay at i-charge ang Zero Hand. Kaya't kung may taong makakaalam kung gaano kalakas si Bion Netero, tatay niya iyon. May dahilan si Bion Netero na hindi gumawa ng kanyang action bago mamatay si Isaac Netero. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.